So, good morning na naman po sa inyo lahat dyan, mga katropa ko dyan. Magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi, kung saan man po kayong lupalit na dyan. Nagbabalik na naman po tayo, Edgy Boy the Beat at your service. Okay? Ang topic po natin ngayon, mga katropa, hindi po kalukuhan. Okay, ang topic po natin ay gusto ko pong makatulong sa mga taong may problema sa gallbladder stones, sa gallbladder nila. So, this is how you call gallbladder, how you flush your gallbladder stones in a natural ways. Okay, na hindi po kayo aabot sa operasyon. Hindi po tayo nagbibiro kasi totoo pong nangyari sa akin to. Okay, so kung gusto niyo pong matutunan, mga katropa, itong topic natin ngayon, subaybayan nyo po itong kwentong to, tapusin nyo po hanggang dulo, mag-comment down below po kayo. Okay? So, may isang kwento po muna. Nangyari sa akin to way back 2015. Lagi nananakit yung lower part ng belly ko. Yung likod part natin, medyo lagi nananakit, lagi nakirot. So, nag-search ako. Nalaman ko po sa pagsesearch ko, gallstone po pala yung problema sa gallbladder. Medyo dumarami na yung gallstone natin. So, sa pagsesearch ko, nakita ko itong mga ingredients na to na siyang ginawa ko at effective naman po. Pasensya na kayo, medyo mahina ang boses natin kasi natutulog na po si Commander Cheryl at ang mga batang makukulit. Mga anak ko po, natutulog na po sila. So, yun na po. Tara, samahan nyo at simulan na natin itong kwentong to. Okay? So, una sa lahat, gagawin po natin to ng 5 days. 5 days lang po natin siya gagawin. Okay? First step po natin, kinakailangan nyo ng 100% pure apple juice. Not concentrated. All you need is pure apple juice, 100%, not concentrated. So, gagawin po natin siya, ang pag-inom ng apple juice, kumuha po kayo ng sukatan nyo, 250 ml po, 4 times a day. 4 times a day po ng pure apple juice, 250 ml. So, paano ko po siya ginagawa? Paano ko po siya iniinom? Okay? Pagkagising ko sa umaga, wala pang laman ng sikmura ko, iniinom ko na po yung apple juice. Okay? So, umaga, tanghali, hapunan, at saka bago matulog. 4 times a day po. So, ako naman po, una sinabi ko po sa inyo, 5 days niyo po siyang gagawin. Ginagawa ko na pong 6 na araw. Malalaman nyo po kung bakit. Okay? Ito na po yung second step. Kung bakit ko po ginawang 6 na araw. Kasi po, pagdating ng 6 days, titigil na po kayong kumain ng alas 6 ng gabi. So, ang ginawa ko po, para mas lalong effective, mahilig din naman po ako sa apple juice. So, yung pang 5 days, pang 6 days po, sinimulan ko pa rin po ng morning, umiinom pa rin po ako ng apple juice, pero pagdating po ng alas 6 ng gabi, hindi na po kayo kakain. So, ako ang ginawa ko po, alas 5 pa lang po ng hapon, kumain na ako ng marami. Okay? So, yung pag-inom nga po pala ng apple juice, hindi ko po sinasabing huwag po kayo kumain. Pwede po kayong kumain, ha, mga katropa. Nulit ko po, pwede po kayong kumain. So, ang second step po natin, iinom po kayo ng teaspoon ng Epsom salt. May mga nabibili pong ganito dyan sa butika dyan sa atin. Ang nakita ko dyan sa atin, Epsom, hindi Epsom. Yung Epsom salt, yun yung ginagamit sa mga, ito yung mga bat crystal, mga soaking bat. Medyo mapakla siya. So, yun na nga po, teaspoon ng Epsom salt with cup of lukewarm water. Alas 6 po siya ng gabi. Ito po yung hindi na kayo kumain. Ha? Alas 6 ng gabi, titake nyo po siya ng teaspoon ng Epsom salt sa cup of lukewarm water. Inumin nyo siya alas 6. And then all you have to do is to repeat it.
ulitin po natin siya, yung process na yun, ng alas 8 ng gabi. Teaspoon ng Epsom salt with cup of lukewarm water and then drink it. So, alas 6 at alas 8, yun po yung second step natin. Ito na po yung third step. Pagdating ng alas 10 ng gabi, iinom naman po kayo ng half glass ng lemon juice, half glass po ng lemon juice at half glass ng olive oil. Half glass ng lemon juice at half glass ng olive oil. So much better if you guys buy some fresh, hindi po yung nabibili na lemon juice na nasa mga glass or mga plastic na nilagyan. Meron po kasi nabibiling ganun. So, might as well, I advise na fresh fruits po. Fresh lemon juice din po ang gamitin nyo. Okay? Para mas effective. So, half glass ng lemon juice at half glass ng olive oil. Titik nyo po siya ng alas 10 ng gabi. So, medyo hindi naman po ganun kasarap ang lasa. Pero, okay naman po. Kaya naman po, caring-caring naman po kasi para rin naman po sa atin. And then the following day, ito na po yung medyo hindi ko kinaya pero nakakadiri po kasi, pero dapat po natin gawin kasi meron tayong goal na lumabas lahat ng gallstone na nakakapit sa gallbladder natin. Okay? Pumupo na po ako the following day. So, na-shock po talaga ako. So, as in marami po siya. Mamaya po, papakita ko po sa inyo yung pictures ng mga gallstones na nakuha ko kasama nung first trial ko way back 2015. And then, kasi yearly ko po siya ginagawa, pwede nyo pong gawin siya. Yearly po. Wala pong masama. Once a year ginagawa ko po, nagpa-flush po ako ng gallstone. Maganda po kasi sabi nila kahit daw po yung mga kidney stone sumasama na rin po papalabas. Marami po kasi ako napapanood na gumagawa nito, iba-ibang proseso, pero ang akin naman po, ang kinukwento ko po sa inyo, sinasabi ko po sa inyo based on my experience, as in talagang effective po. Dahil marami po ako natulungan dito nung pinost ko po siya sa Facebook page ko. So yun po, pumupo ako the following day. Pagpupo po, kumuha po ako ng, sorry to say, chopsticks po, spoons, and what you call this, strainer. So, kinaukaw ko po siya, nakita ko nagsilutangan lahat yung mga green stones, may malalaki, may maliliit, and then kinutsara ko siya, nilagay ko siya sa strainer. Sorry po sa mga kumakain, sa mga nanonood, medyo kadiri lang po, pero kinakailangan ko pong gawin. Nung nilagay ko siya sa strainer, sinala ko po siya, hinugasan ko, and then I put it in the tissue paper. So I was shocked, as in shock po ako sa nakita ko. Dahil ang lalaki po niya, kasi gusto ko pong maipakita sa asawa ko, magkaroon ako ng proof na talagang effective po yung ginawa ko. So yun na nga po, marami po tayong taong natulungan nung pinost ko po to sa Facebook page ko. Marami nag-message sa akin para sa mga magulang nila, sa mga kaibigan nila, at sa kanila na rin po, ng mga katropa natin dyan. Ginawa po nila, as in effective po. Ito lang pong 2018 yung sister ko po nandiyan sa Pilipinas, nag-message po siya sa akin na nung na-diagnose po na marami siyang may mga crystal, nung na-ultrasound po siya, may mga crystal na nakita na dun sa gallbladder niya, yung po yung gallstone. So sabi niya, kuya, nakita ko sa Facebook page mo yung ginawa mo. So binigay ko sa kanya yung proseso pati mga ingredients, and then ginawa naman po ng kapatid ko, and salamat sa Diyos, naging effective po. And then nung pinatawag po siya sa
Nakapag-flash po siya talaga. Marami po siya nakuha ang gallstone. Nung tinawag na po, pinabalik uli siya ng doktor dun sa hospital for ultrasound again or x-ray. Nagtaka yung doktor, wala na po. No? Nawala na po yung crystal na nakita ng doktor. So, meaning to say, effective po talaga siya. So, ayun po mga katropa. Step by step po. Mamaya, popost ko po yung mga pictures. First trial, pati mga itong mga daan taon na nakuha kong gallstone po talaga, lalaki. So, ayun na nga po mga katropa. Inuulit ko po, sana po makatulong po ito sa inyo, lalo na sa mga kamag-anak nyo or mga nanay at tatay nyo may problema. Agapan nyo po, may problema sa gallstone, sa gallbladder nila. Agapan nyo po, totoo po ito. Basta lang po tamang proseso ang gagawin nyo, may lalabas nyo po lahat yung gallstone na yun. So, ayun na nga po mga katropa. Maraming salamat po sa pakikinig. Pasensya na kayo, hindi tayo ganong nakagawa ng videos gawa ng pandemic. Mahirap po magkaroon ng contact ngayon sa labasan dahil dito po sa amin sa Calgary, Alberta. Kailan lang po nag-post na naman po ang mga news dito. Na dumadami na naman po ang cases ng coronavirus dito sa lugar namin. At balibalita, sabi nga ng mayor namin na si Mayor Nancy, balibalita na baka muling mag-lockdown itong Alberta. Sa patuloy ho kasing pagdami ng coronavirus. So, para po sa lahat, God bless at naniniwala po ako na matatapos to. Makakayanan natin itong pandemya na to. Sama-sama lang po tayo magdasal. Huwag po tayo makakalimot sa Panginoong may kapal. Stay safe po. God bless you all. Salamat sa pakikinig. Peace out.